Mabiyayang buhay po mga kapamuso. Nice ko lang po sana i-share sa inyo isa pong testimony na napanood ko po sa Facebook. At siguro na-encounter nyo na rin po ito sa inyong social media. Pero hayaan nyo po sana i-share ko po sa inyo ang testimony po ni Pastor Dwayne Miller. Si Pastor Dwayne Miller po ay senior pastor ng isang Baptist church sa Texas noong 1990. At sa kalagitnaan po ng kanyang pagpapastor noong January 1990, siya po ay nagkaroon ng flu virus. Ang naging main damage po sa kanya is yung virus po. Sinira po yung mga nerves sa kanyang vocal cords. Kaya po, dinescribe po ito ni Pastor Dwayne na dinescribe niya po yun as parang sinasakal daw po siya ng sobra. Na hindi daw po siya nakakahinga ng normal, hindi rin po siya nakakalunok ng hindi siya nakakaramdam ng pain. Tapos hindi rin daw po siya nakakapagsalita ng normal. Kasi nga po, talagang yung feeling is sinasakal ka po. So, ganun po yung naranasan niya, no? Sa mga pastors and teachers, lalo na yung mga full-time pastors po, no? Alam po natin na sa kanila po, ang napakahalaga ng boses, ng tinig. Kasi yun po yung number one nilang ministry, preaching, teaching, speaking, leading, counseling, di ba po? Bukod po sa ito rin po yung source ng income ng kanilang family. So, sa desperation po nila na masolusyonan ito, sabi niya po, yung for almost 3 years po, no, nasa 200 physicians and doctors to po, experts, yung pinagpatingnan niya at gumamot sa kanya. At pare-pareho daw po sila ng diagnosis sa kanyang sakit. Na una, ito po ay permanente na, hindi na po magagamot. No po, at pangalawa po, ito po ay progressive. Tinaningan po siya na within 4 years po, 1994 po yon sa tansya nila noon, ay completely mawawala na po siya ng kapasidad na magsalita. 1991 po, after 1 year, simula nung siya ay ma-diagnose, siya po ay napilitang mag-resign bilang pastor sa kanilang church. Hindi po dahil ayaw niya ng mangaral, pero hindi na po siya effective. Hindi na siya nakakapagsalita ng maayos, hindi siya nakakapag-communicate ng maayos. Noong 1992 po, yan, yung pong directors sa Adult Sunday School, dun sa bago nilang church na pinag-churchan, in-invite po siya na magturo uli. Pero sa testimony niya nga po, sabi niya, ilang ulit daw nagprotesta siya, tumatanggi siya. Kasi nga po ang point niya is, hirap na siyang magsalita. At para daw makapagsalita siya, kailangan sumigaw siya ng sobra para lang may lumabas na words sa kanyang bibig. At hindi rin ganun kalinaw yon. So para ang point niya, hindi niyo ako maiintindihan. And yung mga directors daw po, pinipilit siya, ang point naman nila, sisikapin ka namin intindihin. So, naging matagal daw po yung proseso ng pagkumpinsi sa kanya, pero later on, siya ay, po, ay pumayag na. Kasi naramdaman niya po na yun po yung sagot sa prayer niya na makapagturo uli. Pagka-oo niya raw po dun sa invitation na yon, lumipas yung mga weeks and months, at siya po ay na-assign na magturo noong January 17, 1993 sa Adult Sunday School. Nung time po na yon, sabi niya, naging struggle niya po talaga is una, syempre, inisip niya magiging effective ba siyang magturo dahil sa boses niya para siya maintindihan. Pangalawa po, ang mas naging worry niya at cause ng struggle niya is yung ituturo niya. Sa mga hindi po nakakaalam, no, sa mga malalaking churches po, marami po sa kanila yung mga preaching sermons and yung mga Sunday school lessons po nila. Hindi po yung ginagawa ng mga pastors and teachers nila. Ang gumagawa po initially, yung mga nasa higher ups po nila, meron silang board of pastors, may mga curriculum makers sila, ganyan. Sila, may mga isang body po na gumagawa ng mga lessons, tapos yun po yung binababa nila sa mga churches para ituro po ng mga pastors and teachers. So in short po, yung mga Sunday school teachers noon sa kanila, wala kang choice kung anong tuturo mo lesson, basta bibigyan kanila ng lesson according to their schedule. So ang napunta po sa kanyang ituturo ay awit 103. And kunin lang po natin yung verses 2-4 kasi alam ko po familiar kayo dito kasi ginawan to ng tono ni Pastor Joe, no po, yung awit 103. Sabi po sa verse 2, ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At pakibasa po natin, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas. At pinagpala ako sa pag-ibig niya at hapag. Sabi po ni Pastor Dwayne,
Wala naman doon po sa kanyang problema na ituro yung pag-ibig ng Panginoon, yung habag ng Panginoon, kabutihan ng Lord, siya'y napapatawa, naglilinis sa mga kasalanan, ganyan. Pero naging struggle niya po na maintindihan natin is paano ituturo yung verses 3 and 4. Lalo yung verse 3, ang sabi po dun sa verse 3, di ba? At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. So parang point niya, paano ko ito ituturo kung marinig nila, makikita na aking mga tuturuan na ako mismo ay hindi pinagaling ng Panginoon sa aking sakit. So yun naging cause ng kanya pong struggle. No? Salamat po sa Panginoon na pagtagumpayan po ni Pastor Dwayne yung mga buwan na yun ng struggle. At noong January 17, 1993, siya po ay nagturo sa harap ng more than 150 Sunday school students sa kanilang church. At by faith, tinuro niya po yung Psalm 103, binasa niya po ito at nag-insert siya ng mga insights niya. At pagkatapos niya daw pong basahin yung verse 3 na nagsabi na ano mang aking sakit ay kanyang pinagagaling, di ba? May ganun po. Sabi niya po, ito yung naging declaration niya po after. Nang sabi niya, I still believe God heals. Naniniwala pa rin ako na ang Diyos ay nagpapagaling. Yun po yung naging deklarasyon niya sa harap ng kanyang mga tinuturuan. Pero inamin niya po sa kanyang interviews na pagkatapos niya raw pong sabihin yon, ang unang pumasok sa isip niya ay ito. But why not me? Pero bakit ako hindi? Yung idea po na nasa stage siya, nasa unahan, nangangaral siya ng pagpapagaling ng Panginoon, yung dinedeklara ng faith niya. Pero ang binabattle niya inside is yung tanong na bakit ako hindi ako gumagaling? Pero by God's grace po and by faith, tinuloy niya po yung pangangaral. At hanggang sa napunta po siya sa verse 4, binasa niya po yung verse 4, He redeems my life from the pit. Sa bingit ng kamatayan, ako ay niligtas. At ito in-emphasize niya po na ang Diyos ay nagliligtas. Ito po yung statement niya, no? I have had and you have had in times past pit experiences. Sinabi niya po na ako o marahil kayo ay nakaranas na ng pit experiences. Yung karanasan na parabang tayo ay nasa loob ng isang malalim, madilim na bangin, hindi tayo makawala. Na para tayo nalulunod, nakabaon sa problema, sa kalungkutan, sa sakit, sa kadiliman, na hindi natin naiintindihan kung bakit o kung may solusyon ba. So, pagkatapos niya rin pong sabihin itong statement na to, pagkabanggit niya nung salitang pit, ang sabi niya po, no, instantly, agad-agad, naramdaman niya po na yung pressure na nasa leeg niya po ay biglang nawala. Isipin niyo po, 3 years po raw, naramdaman niya parang may sumasakal sa kanya. Pero pagkatapos niya magitin yung pit na yon, yung hukay, yung bingit ng kamatayan, bilaro pong nawala yon. At naramdaman niya, may nagbago sa kanyang lalamunan. Naghanap pa po ako ng video online, ano, pero wala po akong makita. Siguro po kasi 1993 pa po ito, kaya po wala pang video recording, no? Pero may audio recording po ito. Kaya sige, share ko lang po sa inyo yung ilan po sa mga parts, yung actual recording po noong January 17, 1993 niya. Pakinggan po natin ito. So, the psalmist says, I'm excited, bless the Lord, oh my soul. One of his benefits is he heals all of my diseases. And in verse 4, he says, and he redeems my life from the pit. Now, I like that verse just a whole lot. I have had, and you have had in times past, pit experiences. We've all had times when our life seemed to be in a pit, in a grave. And we didn't have an answer for the pit we find ourselves in. And I don't understand this right now. I'm but overwhelmed at the moment. I'm not quite sure what
to say or do. Sounds funny to say at a loss for words. Thank you, Lord. Praise the Lord po, no? At sa patotoo po ni Pastor Dwayne, after niya po mag-preach yung susunod na week, ang ginawa niya raw po, nagkonsulta siya sa kanyang mga doktor para ipa-confirm kung tama ba yung naramdaman niya na siya ay pinagaling na ng ganap. At confirm po, no? Even yung mga doctors namang ha, kasi sabi nga po ng isa niyang doktor, wala nga daw pong makitang ebidensya na siya ay nanggaling sa matinding sakit. At ilang mga pulot lang po about Himala na gusto ko pong i-share sa inyo. Gamitin na lang po natin acrostic na Himala. Yan. Ang Himala po, H, una, hinahangad ng lahat. Hangad ng lahat. Ako po naniniwala na wala naman tao dito na ayaw makaranas ng Himala. Alam ko po, deep inside their hearts, may mga sana tayo. May mga sana, ganito yung mangyari. Sana yung ganito yung maranasan ko. Sana mawala na to. Sana ganito. So tayo po ay may mga Himalang hinahanap, hinihintay, hinahangad. Ito man po ay maliit na Himala o malalaking Himala. Ito man po ay Himala sa ating physical na kalusugan, gumaling tayo sa mga sakit o yung mahal natin sa buhay. Ito man po Himala na gumaling po tayo mentally and emotionally mula po sa ating matinding mga takot, matinding pag-aalala o anxiety, matinding depression, mga trauma, no, yung mga sugat na dulot sa atin ng mga masasakit na karanasan o mga tao sa paligid natin o mga kabiguan. Yung Himala na gumaling mula sa matinding kalungkutan, kawalan, pangungulila, yung Himala na even sa ating finances, yung Himala na sana makabayad sa mga utang o hindi na nga sana mangutang uli, no, makaahon sa hirap, no, o Himala po sa ating family, maayos yung mga broken relationship, mga broken homes natin, no po, o kaya po maaaring sa mga pangarap natin, yung Himala na magkaroon tayo ng sasakyan, magkaroon ng magandang gamit, magkaroon ng magandang bahay at lupa, yung mga imposible para sa atin, pero sana ito pa rin ng Panginoon, ibigay ng Panginoon. And even sa spiritual lives natin, sigurado po may mga inaasam din tayong maaaring Himala. No? Pwedeng Himala na sana makalaya sa gantong uri ng kasalanan, gantong uri ng kahinaan. O kaya po ay makapanambalik sa first love kay Lord, bumalik yung dating passion na parang hindi na bumalik-balik, hindi na maibalik, parang ganun. Po? O kaya po yung maturity and growth, na hindi natin ma-achieve pa, na parang dapat ito na yung nagawa ko para sa Panginoon, ito na yung na-commit ko kay Lord, ito na yung nabigay ko, pero hindi ko pa rin nagagawa. Himala na yung mamalat sa buhay, ma-save, tumanggap kay Lord, o ma-revive, pagkatas sila mag-backslide o malamig. So, yung Himala po, lahat tayo sa tingin ko, naghahangad po niyan, at sa tingin ko rin po, okay pong maghangad ng Himala. Dahil tandaan po natin na nung tinagap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, nilang po tayo nag-receive ng isang tagapagligtas at Panginoon, tayo po ay tumanggap din ng isang Diyos ng mga Himala. Sa Kanya walang imposible. Kaya okay lang po ang umasa sa Himala, maghangad ng Himala, yan po ay privilege natin na mga anak ng Diyos na maghangad ng Himala mula sa Diyos. At pangalawa po, siyempre, hindi lang tayo naghahangad ng Himala. Maganda po kung ay ang Himala ay inilalaban sa panalangin. Bagamat may mga Himala po na nakukuha, kahit walang effort masyado tayo, no? Yung basta binibigay na lang ni Lord sa atin out of His grace. Pero maganda po na tandaan natin na Himala po maganda inilalaban sa panalangin. Kaya nga po tayo po itinuturuan na magtumigil sa panalangin, sa pagpipetisyon sa Panginoon ng may pasasalamat. Ganon din po ang sabi sa Matthew 7:7-8, humingi kayo at ito'y ibibigay sa inyo. Maganap kayo at makasusumpong kayo. Kumatok kayo at ito ay bubuksan sa inyo. Sa James 4:2, sabi ng Panginoon doon, sa pamamagitan ng kanyang alagad, hindi inyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So may mga blessings, favors, may mga answered prayers and miracles na hindi natin natatanggap kasi hindi naman daw po tayo humihingi. Diba? Kaya po maganda, huwag po natin itigil ilaban sa panalangin ang mga Himala na inaasam natin. Basta tandaan lang po natin yung dalawang main principle na pag tayo po ilumalaban sa panalangin. Una, dapat yung hinihingi po natin na Himala is galing naman sa tamang motibo.
kasi James 4 verse 3 din po, no? May mga panalang hindi sinasagot kasi galing po sa maling motibo. So, yun po yung una, dapat tama ang motibo. Pangalawa po, pag lumalaban tayo sa panalangin, huwag po natin kalimutan, maging willing magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Dahil sabi po sa 1 John 5 verse 14, ano mang hingi natin kay Lord, kung ito ay kalooban niya, ibibigay niya. Yun yung confidence natin, na kung kalooban niya, ibibigay niya. E paano pag hindi niya po kalooban, di ba po? So maganda po kapag lumalaban tayo sa panalangin, kasama sa panalangin natin, na i-ready tayo ni Lord sa uri ng sagot niya sa ating panalangin. Kung kalooban ito ni Lord, matanggap natin. Pero kung hindi, maunawaan natin at masunod pa rin natin, mapuri pa rin natin siya. So yun po yung letter I, ilaban po natin sa panalangin. And letter M, mas pinaiigting ng pagtitiwala sa salita ng Diyos. May mga himala po na mas nagiging posibleng dumalo at maranasan kung mas magtitiwala po tayo sa salita ni Lord. Especially kung mas nagde-declare po tayo ng Word of God over our doubts and feelings. Si Pastor Dwayne Miller po, di ba, na-receive niya po yung kanyang miracle healing nung siya po ay nagde-declare na ang Diyos ay nagpapagaling pa rin. Nagde-declare siya ng Psalm 103. So, ganun din po sa atin, ano po, maganda, mag-declare po tayo lagi ng Word of God, lalo sa mga panahon po na nagdududa na tayo sa kakayahan ng Panginoon, na sa mananalog natin sa Panginoon, na iinip na po tayo sa mga sagot sa ating mga panalangin at himala. Huwag po natin kalimutan mag-declare at kumapit talo sa Word of God, i-declare natin Luke 1.37 na walang imposible sa Diyos. Matthew 19.26, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Jeremiah 32.17, walang mahirap sa Diyos. Job 42 verse 2, lahat ay kayang gawin ng Diyos at wala siyang layunin na hindi niya gagawin. Sa proseso ng pananalangin at pagdedeklara ng Word of God sa ating mga miracles, is letter A, ang himala, ako ang unang binabago. So ito po yung paalala sa atin, no, na may mga pagkakataon na yung miracle po na natatanggap natin is hindi yung miracle sa labas, kundi yung miracle sa loob. Ang himala pala is magkaroon tayo ng bagong mindset, baguhin nila yung thinking natin, linisin niyo yung isip natin, palayain tayo sa mga negatibong pag-iisip. Ang himala pala, magkaroon tayo ng bagong heart, mas matatag na puso, mas malinis na puso. Ang miracle pala yung mas magkaroon tayo ng peace that transcends all understanding. Di ba magkaroon tayo ng joy, kahit may problema pa rin, hindi nangyayaring himala. Yung mga milagro na nangyayari sa kaluluwa natin, kahit hindi natin nakikita na may nangyayari sa labas. So, huwag po natin kalimut, ipagpasalamat pa rin po kay Lord yon. At ganun din naman po, syempre, ay letter L. Ang himala po ay lalong naranasan sa daan ng pagsunod. Totoo naman po yon. Bagamat nararanasan din naman po ang mga himala sa daan ng pagsuway, di ba po? Pagka tayo naliligaw, tayo nagirebelde, nandiyan pa rin yung miracle na inaabot tayo ng Panginoon, pinapatawad, nililinis. Given naman po yun. Pero sinasabi po natin, may mga extra favors and grace and miracles si Lord na mararanasan lang po natin kung tayo po ay susunod sa Kanya. Ito pong si Pastor Dwayne Miller, no, yung kanyang healing ay na-receive niya dahil sumunod po siya sa tawag ng Panginoon na siya ay mag-step of faith. Tumayo sa unahan, magturo, kahit yung tinuturo niya ay sa lungat sa nararanasan niya o sa naramdaman niya. Pero sumunod siya sa kalooban ng Panginoon, tumayo siya sa unahan at nangaral siya at gumaling siya. Sabi niya po sa kanyang patotoo, 2 days before siyang magsalita, January 15, 1993, Friday ng hapon, halos 4 hours, nakaupo po siya sa sofa sa kanilang sala at may hawak daw po siyang baril na nakatutok sa kanyang bibig. Ibig sabihin, 2 days bago niya ituro ang Psalm 100 verse 3, nag-consider po siyang mag-suicide. Sobra po yung depression niya, yung confusion niya, yung struggle niya. Kaya ang greatest battle niya raw po, iwala dun sa stage, sa altar, ang greatest battle niya is yung August, yung January 15, sa sofa na yun, na may hawak siyang baril. Pero salamat po sa Panginoon na nagpasan niya yun. At nasunod niya yung kalooban ng Panginoon. Ano yung kalooban ng Panginoon? Bitawan niya ang baril at hawakan niya yung pangako ng katapatan ng Diyos. Kaya po, hindi siya natuloy yung pagpapakamatay niya. Kahit sobra daw yung stress niya, lalo nung Sunday ng umaga bago siya magturo, nagturo pa rin siya. January 1990, nagkasakit siya.
January 1993, gumaling siya. Bakit po? Kasi sumunod siya. Imagine niyo po, kung nung Friday ng hapon, nagpakamatay siya. O kung hindi man siya nagpakamatay, buhay siya. Pero hindi siya sumipot, kinalingguhan, hindi siya nagturo. Marireceive niya po kaya yung healing na para sa kanya. Siguro pwede po sa susunod pang mga panahon. Pero yung agarang kagalingan na available nung panahon na yun, marireceive niya po ba? Di ba hindi po? Hindi natin ngayon pinag-usapan yung testimony na ito kung hindi po siya sumunod. Kaya dito po natin makikita na miracles usually happen for those who obey the Lord. Sa daan po ng pagsunod, doon din po mararanasan yung daan ng mga himala. Kaya po sana patuloy po tayong encourage ni Lord na sumunod. At huling-huli po, letter A, kapag may himala, may pinagkatiwala, letter A, syempre, aasahan po ng Diyos na ito po ay magpaparangal sa Kanya. Ito naman po yung pwede nating maging tugon during o after ma-receive na natin yung himala na hinihingi natin. Yung ating maparangalan po ang ating Panginoon. Masasabi po natin isa po sa mga dahilan kung bakit po ipinaparanas sa atin ng Panginoon ang mga himala ay para maiparanas din po natin sa Kanya yung pagsamba, yung pagdakila, yung pagpaparangal, yung pagbibida na nararapat po para sa Kanya. Yung patotoo po na ito ni Pastor Dwayne Miller, ito po ay nakilala noong 90s at marami po, millions of people po ang nakarinig ng patotoo nito. At kung alam niyo po ba, siya po ay naimbitahan po sa Oprah Winfrey Talk Show po. Noong unang panahon po, noong 90s po, millions na po ang nanonood sa palabas na ito. At siya po ay na-interview doon at naikwento niya po kung paano siya pinagaling ng Panginoon. 21 years later hanggang ngayon, binibida pa rin po ni Pastor Miller ang Panginoon sa pamamagitan ng karanasan na yan. Kapag tayo mas nakakaranas ng himala, dapat mas nagpaparangal tayo sa Panginoon. Mas maingay ang patotoo natin tungkol sa Panginoon. Mas vocal tayo, i-share, ikwento kung gaano kabuti ang Panginoon. No po? At the same time, mas maglingkod tayo sa Panginoon na yung lakas na meron tayo, yung oras na meron tayo, ay ipagamit natin sa Kanya bilang pasasalamat po natin at pagpaparangal dahil sa himala, sa goodness na receive po natin. Na tignan po natin yung ministry, yung paglilingkod, gaano man kalaki o kalito. Huwag natin siya tignan as ito, trabaho na naman. Pasanin, dagdag burden, dagdag sa schedule, pampapigat, na ginagawa. Diba po? Nakakasawa, nakakaumay. Tapos kapag walang affirmation ng tao, nakadiscourage, ayaw na lang natin maglingkod. Ang dami nating excuse, di ba po, sa paglilingkod sa Panginoon. Sa school, sa trabaho, hindi tayo makapag-excuse. Pero sa pagdating sa paglilingkod, pagbibigay sa Panginoon, di ba po, dami nating excuse eh. Ano po? Sana po mas ang hamon po sa atin ito ay maging mabuti tayong katiwala ng kabutihan ng Panginoon. Na kapag mas nakakaranas tayo ng grace, dapat mas maging malakas po yung gratitude natin through honoring God sa pamamagitan ating testimonies na ating paglilingkod sa Kanya. Kasi di ba nakakalungkot naman po talaga, no? Lalo na kung kailan po tayo nakareceive ng answered prayers, kung kailan po wala na yung hirap, kung kailan sinagutan ni Lord yung matagal na nating hinahangad, binigay na yung himala. So, doon po tayo nalamig, doon tayo naglaylo, doon tayo nakalimot, doon tayo nagbackslide. Sobrang nakaka-heartbreak po talaga yan, no? At, pero reality po yan sa akin, sa atin, no po, na makalimutan po natin yung grace and miracles ni Lord. At hindi tayo bumalik para magpasalamat at magbalik sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya po, paalala po na may himalaman o wala, on the way pa lang o natanggap na, dapat lahat po ng gagawin natin magparangal pa rin sa Diyos ng himala. What would you say to those people who are praying for a miracle and they never get it? I don't understand why God has put me in this place. I don't know. But I will accept what he has for me, and I will move forward. If you were to ask each of the apostles that went to do their missionary work in various parts of the world after Jesus was resurrected and ascended, why were they crucified upside down? Why did God allow that? Why didn't he send the chariot that he sent for Elijah? After all, they were the apostles, and they walked with Jesus, for heaven's sake. Why did Paul wind up in a prison? Why did he have a thorn in the flesh that God wouldn't remove? We can ask why until we're blue in the face. But there is a point at which you say, you know what, God,
I get it. You're God. So what I would say to someone who is praying for a miracle and it hasn't happened, A, as long as you have breath, you have hope. That's one. I don't know what God's going to do in your next breath. I didn't know what God was going to do in my last breath. I had no idea. And he has a purpose. That's the other thing. God doesn't do things capriciously. He doesn't do them just because it's Thursday. He has a purpose in the things that he does. And what his purpose is in your life, no idea. It may be that there's a miracle in your future. It also may be that someone will gain strength by watching you in prison. Wow. I have no clue what God is going to do. But here's what I know. One day, we're going to be with him face to face. And then all those questions that you have, if it still matters, you can ask him.